Naka-alerto na ngayon ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at PAGASA sa pagpasok ng isang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Live mula sa PAGASA sa Quezon City, may ulat on the spot si Katrina Son. Katrina! Maris, patuloy nga ang ginagawa ng NDRRMC na pagbabantay sa bagyo na maaaring pumasok sa ating bansa. Handa ang NDRRMC bayan ng bagyo. Araw-araw ang ginagawang pagbabantay sa bawat weather system. Minomonitor din daw lagi ang mga report ng PAGASA at ng Project NOAA, kasama sa pagpapaalala sa mga ito na kapag nasa mga mababang lugar na flood-prone area ay dapat mas mag-monitor daw. Tuwing umaga rin daw ay pinapadala nila ang kanilang general flood advisory sa public weather forecast sa kanilang regional offices para malaman kung ano ang inaasahang magiging panahon sa araw na iyon. Kapag may bagyo rin ay lagi raw na nakastay standby ang kanila mga council para sa magiging epekto nito. At Maris, ayon naman sa PAGASA ay nalusaw kagabi pa lang ang LPA na inaantabayanan. Ngunit may inaantabayanan pa rin tayong bagyo na nasa labas ng PAR. Ang layo nito ay 1,300 kilometer east-northeast ng Wirak, Catanduanes. May maximum winds ito na nasa 130 kilometer per hour. May bugso ng hangin na nasa 160 kilometer per hour. Ang international name nito, Maris, ay Niyuguri at ang local name pagpasok ng PAR ay Florita. At Maris, paalala nga ng PAGASA at NDRRMC sa publiko na sana raw ay laging tumutok sa mga weather updates at lagi ring magdala ng payong para may panangga sa ulan. Maris? Maraming salamat, Katrina Son.